Welcome back to Ang Ganap! As promised, narito na ang beauty queen turned sexy actress, the very beautiful and talented Cindy Miranda. Hi Cindy, welcome to Anong Ganap. Hi. Cindy, kamusta ka na? Okay naman. Hello fam. Okay naman. Ito, syempre, super excited na para kay Melissa. Ikwento mo naman sa amin ang role na gagampanan mo sa bagong pelikulang ni Risa. Napakahirap po ng tanong mo kasi talagang hindi po namin kilala si Risa hanggang ngayon. So yan po iiwan naming tanong sa mga manunood. Kasi kahit ako po na nag-play ng Risa, hindi ko po alam kung sino talaga si Risa. Anong pinakamalaking challenge sa paggawa ng pelikulang ito at paano ka nag-prepare para sa role mo dito? Actually po, naibigay na sa akin itong pelikulang to before the pandemic pa. Imagine yung gap po. Na-revise ng na-revise ang storya, napalitan ng characters. Pero nagpapasalamat po ako na ako pa rin si Risa hanggang huli. I think so far, ito po yung pinaka mahirap na role na ginawa ko. Siyempre, I played a lesbian role dun sa Adan. But this one, malayong mas mahirap po. Kasi si Risa, hindi lang siya babae. Iba, kaya nga hindi ko siya masagot kanina kung sino ba talaga si Risa. Kasi even me, na nag-play ng character ni Risa, amazed ako kasi grabe. Grabe yung character na to. Hindi mo maintindihan. Grabe yung emosyon. Grabe yung pinagdaanan. Grabe yung journey na ako talaga sobrang na-inspire ako ni Risa. Kamusta naman katrabaho si Alger Abrenica? Hindi ba kayo nahihirapang kuna ng mga masaselang eksena nyo? Si Alger po, first time namin nagkatrabaho. First time din namin nakita sa set. Wala po kaming workshop dahil nga sa pandemic. Wala talagang workshop. Napakabait pong tao. Napaka makwento. Talagang siya yung mag-a-approach sa'yo, magpapakilala sa'yo. Napaka-gentleman. Yung dun naman po sa mga, of course, mga sexy scenes na ginawa namin. I-mature kasi before the scene na, no, you're safe with me. Tapos very professional siya na wala kang mararamdaman na, alam mo yun, this is work. Let's do this para sa trabahong to. And then after nito, we're okay. So dapat gawin namin ng tama na para hindi na paulit-ulit. Have you worked with Direk Lawrence Fajardo before? And how is it working with him now? Ano mga natutunan mo sa kanya? Opo, pero sandali lang kasi parang may series na ginawa ang The Case of Dea Montenegro. So na-excite ako kasi syempre nakikita ko yung projects niya. Alam ko kung ang dami niyang mga awards na nakukuha. Very genius kasi si Direk eh. Director, editor siya eh. Siya yung nag-edit din ng Risa. Actually, binigyan niya ako ng freedom na kung anong pagkakaintindi ko kay Risa, yun yung gawin mo. Ang galing. Ang ganda nung ano niya. Ang ganda nung mga shots niya. Cindy, from doing Adan na isang sexy movie, isa na namang daring role ang gagampanan mo ngayon. Paninindigan mo na ba talagang pagiging isang sexy actress? Ayan po. Kailangan nilang panoorin ng Risa kasi sabi ko nga po, ang pagiging sexy naman hindi mo naman talaga kailangan magkuha. Sa totoo lang po, more than pagiging, alam mo, daring, mas gusto kong mas maging magaling na actress. Ayoko lang pong maging, alam mo, daring, you know, sexy star. Ang pangarap ko po talaga is maging magaling na actress. Pero nga po, kahit anong role gagawin ko naman po eh, lalo na't gusto ko po. Based on the trailer, mukhang may lihim itong si Risa. Paano ka nakarelate sa kanya? Ano ba ang mga similarities ninyo? Madami pong lihim si Risa, actually. Ako po, actually, introvert po ako sa totoong buhay. Siyempre, sa pagiging artista, kailangan talaga very jolly ka. Alam mo yun, very, ma-PR ka and all. Ako po, pagka first time mo ako nakilala, lalo na sa set or sa labas lang po, napakatahimik ko pong tao. But yun, yung Risa and Cindy, malaki yung ano, pagkakatulad nila. Kaya ako sobrang ni-look forward tong
character na to kasi nakita ko dun eh kung paano magmahal si Marisa. All out. Ganun din po ako. Yung bigay mo lahat and then bahala na. So, I think yun yung one thing talaga na nakita kong same kami ni Marisa. So, hindi ano ba ang mga dapat abangan sa pelikulang ito? And please invite our audience to watch ni Marisa. Siyempre, aside from the trailer na nakita nyo, alam ko madaming tanong. Kasi nga, ang gulo talaga, very confusing si Marisa, napakalalim. Napakaganda kasi si Ricky Lee ang sumulat. Napakalalim ng storya. Pati ako hindi ako makapaniwala na may ganun pala. Streaming na po globally ang Marisa on July 30. Siyempre, sa Viva Max yan at other streaming platforms katulad ng KTX, iWanTV. Marami pa po iba. So, follow nyo na lang po kami sa aming social media accounts. Of course, sa Viva. Ako po, Cindy sa Instagram. Mag-a-update po kami kay Marisa kasi syempre hindi pa namin nailalabas lahat. Pero sana supportahan niyo po, napakaganda ng kwento, very inspiring. At syempre, sobrang kakaiba, napakagaling po ni Direk Lawrence Fajardo. At syempre, sinulat to ni Ricky. Thank you very much, Cindy, and congratulations in advance. Stay safe.